tayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Magdiwang na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban, ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Heso Kristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon,
kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay, ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw at sa aming buong buhay, may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya, maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin yon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang iliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin
at makikipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapangibabaw. Doy, tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo sa araw na ito, ang tungkol sa oras at panahon. Sinabi ng ating Panginoon, magbantay tayo sapagkat hindi natin alam kung kailan paririto ang Panginoon. At meron tayong tatlong bagay na pwedeng pagnilayan tungkol sa oras at panahon. Una, ang buhay ng tao, ang buhay natin ay napakaganda, subalit napakaiksi. Life is precious, but it is very short. We don't own the time, all the time. And tomorrow is never promised. Kaya kung hindi na sa atin ang lahat ng panahon, hindi pwede nating sabihin na bukas na lang ako magbabago. Sa Christmas na lang ako magbabagong buhay. Next week ko na lang siya papatawarin. O sa ibang araw na lang ako gagawa ng kabutihan. Ang araw at ang oras ay napakalaga ay ang ngayon. Life is very precious, but it is very short. Pangalawa, the time that is given to us is only a gift, and it is lent to us. Ang buhay at ang oras natin ay pahiram lamang. At kung ito pala ay pahiram nat sa atin, hindi ito atin. May nagmamay-ari nito. At alam natin ang may-ari nito, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung ito ay pinahiram sa atin, sa araw-araw, 24 oras, simula sa pagising natin hanggang mamaya sa pagtulog natin, 24 oras na pinapahiram sa atin. Hindi pala pwede nating sabihin na akin ito. Ang panahong ito ay akin. Hindi po. Ang panahong ito ay sa Diyos. At ito ay pinahiram lamang sa atin. Kaya hindi po pwede tayo na maghari-harian. Alimbawa sa isang pari, sa isang manager, sa mga politiko natin, sa mga pulis, sa mga may-ari ng mga kumpanya, lahat ng ito ay pahiram lang sa atin. Ang oras, ang panahon, at kahit na ang kapangyarihan, pahiram lang ang lahat ng iyan. Kaya pupunta tayo sa pangatlo. Kung ito ay pahiram, kinakailangan ito ay gamitin sa tama. Ngayong buwan ng Agosto, alam natin na dalawang bata ang pinatay, si Jimboy at si Jose. 17 years old at 15 years old ng mga pulis. Hindi na ito bago sa atin sapagkat alam natin na noon pang nakaraang administrasyon, 6,000 ang pinatay sa Tukhang. Ayon pa nga sa research, almost 30,000.
Kaya lang, ang nire-report sa atin ay 6,000 lang. Ito yung mga dugo na dumadanak sa ating lipunan ngayon. Sapagkat merong mga tao na hindi marunong gumamit ng kapangyarihan na pinahiram sa, ng Diyos sa kanila. Hindi lang ito sa mga agent, sa mga pulis. Sa atin. Ngayong buwan na to, nalaman natin na may isang kasambahay na hindi sinelduhan ng 7 buwan, binugbog at binulag pa. Nakakainis, nakakagalit. Pero kumusta naman po tayo sa mga kasambahay natin sa bahay? Kung meron kayong mga kasambahay, ang pagkain ba nila ay iba kaysa sa inyo? Kumakain ba sila sa ibang mesa? Hindi natin kasama sapagkat kasambahay lang sila. Ang mga manager natin sa mga fast food chains at sa mga opisina at mga workplace natin, na hindi naman nila sarili ang kumpanya, pero kung umasta sila, parang nang aalipusta sa mga empleyado, ang mga politiko natin, congressman at ang mga senador, mga mayor at kung iba pa, na patuloy na kinakamkam ang ating mga kayamanan, ang kabanang bayan. Hindi lang milyon, bilyong-bilyon ang nawawala sa atin sapagkat hindi tayo marunong gumamit ng kayamanan na pinapahiram lang sa atin. Kaya mga kapatid, ito ay isang paalala sa atin ng Panginoon. Hindi naman kinakailangan tayo magkaroon ng malaking kapangyarihan o malaking pangalan sa lipunan sapagkat lahat ito ay lahat ng ito ay para sa atin. Ang oras, ang panahon, ang buhay ay una, napakaganda, subalit napakaiksi. Pangalawa, ito ay pahiram lang sa atin. At pangatlo, dapat gamitin ito sa tama, sa pagsisilbi sa iba. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak, ang ating tugon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanya mga nagawa na bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng pagbabalik-loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal nang hangaring makita ng hayagan.
Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Sa ilalim ng ating mga puso, dasalin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa iyong pampalagi ang paghahandog, kaya sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkamasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot ko tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsan ay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya na way walang hanggan. May sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng di kaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno! Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-pray over po ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga nanonood sa atin via online, pati na rin po sa inyo na nandito sa Dambana. Ilagay niyo ang kanyang kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagaling at paghilom habang ako ay nag-pray over sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang muka at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Hipuin kayo ng banal na espiritu at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at Amen. Mga karamdaman. Amen. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Biren Maria, basbasan kayo ng Panginoon at ang inyong mga mahal sa buhay at pamilya
ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo tayong taglay ang diwa at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.